God used the weak to shame the wise. Hi, my name is Adrian Milag. So welcome sa ating day 17 of my personal reflection this 40 days of Lent. I have a story to tell. Isang araw, yung magkaklaseng si Tony at si Joseph, nag-uusap silang dalawa. Si Tony, sobrang ang talino niya. As in, talagang henyo-henyo tong si Tony. And then, habang naghihintay sila ng sundo ni Joseph, eh, walang magawa si Tony. Wala siya mapaglibangan. So, ang ginawa niya, si Tony, si Joseph, pinapagtripan niya. So, ang naisip ni Tony, pampalipas ang oras niya, magkakaroon sila ng question and answer portion ni Joseph. Pero ang challenge, ito, may twist. Pag hindi nasagot ni Joseph yung tanong ni Tony, bibigyan siya ng 5 piso. Pero, pag hindi nasagot ni Tony yung tinatanong ni Joseph, ang ibibigay ni Tony kay Joseph is 50 pesos. So, mas malaki. So, pumayag si Joseph. Sabi niya, ay nako, pagkakataon ko to na maisahan ko to si Tony. Kasi 50 pesos eh. So, alam mo yung nangyari. Di yun na. Tinanong na siya ni Tony. Sabi, pahirapan ko to si Joseph. Sabi ni Tony. Okay, Joseph. Ano ang ilig sabihin ng Pythagorean theorem? Hindi na napahinto si Joseph, hindi niya alam yung sagot. Obviously, kasi mahina nga siya eh. So, hindi nakasagot si Joseph. Kaya ang ginawa ni Joseph, binigyan niya si Tony ng 5 piso. And then, turn na ni Joseph para tanungin si Tony. Then, ang tinanong ni Joseph, okay Tony, ano yung umakyat ng 3 paa sa bundok at pagbaba niya, eh 4 na ang paa. Hindi natigilan din si Tony. Sabi niya, ano yun? Parang hindi ko alam yun. Parang... And then, syempre, hindi nakasagot si Tony. Napahiya siya. So, anong nangyari? Binigyan niya na ng 50 pesos si Joseph. Pero habang binibigyan niya yung 50 pesos kay Joseph, bigla niyang tinanong ulit si Joseph. O sige, ayan na yung 50 pesos mo. Tatanungin kita. Sige, sa'yo ko diyan itatanong. Ano yung 3 paa na pagbaba? Eh, 4 na. Alam mo ginawa ni Joseph. O, eto 5 piso kasi hindi ko rin alam. So, bottom line, nahisaan siya ni Joseph, si Tony. Di ba? Kumita pa si Joseph. Alam mo, ito na-realize ko. Often in our world, makikita natin na ang daming magaling, matalino, 'di ba? I mean, sa politics, sa government, sa kahit anong industry. Sila yung palagi na nangingibabaw, sila yung palagi nandiyan, dinodominate yung itong mundong 'to. Pero alam mo, kung ano ang tinitignan ng mundo na malakas, hindi yun ang tinitignan ni Lord. God used the weak to shame the wise. Alam mo, ito na-realize ko. Kung titignan nyo sa Bible, si David, Moses, di ba? Yung sila Nehemia, di ba? I mean, si Peter, si Paul, alam mo, lahat ng mga tao na mahina, na hindi ganun kagaling, ito yung mga tao na pinili ng Diyos to lead His people. Kasi alam mo, ganito mag-work ang Diyos. He like underdog. Why? Because doon kasi makikita yung glory ng Diyos. Every time that weak people, that every time that ordinary people, biglang gumaling, biglang, alam mo yun, they have this, I mean, talagang bigla na lang nag-stand out. And dun kasi masasabi na hindi because of, hindi yun dahil sa kanila. Dahil yun sa pagmamahal at grasya ng Diyos na binigay sa buhay nila. Kasi ganun mag-work si Lord eh. Gagamitin niya yung mga mahina para ipakita yung kapangyarihan niya sa mundo. Para i-shame yung wise. Alam nyo kasi minsan, yung sobrang galing na, sobrang talino,
sobrang pumupunta lahat sa ulo niya, yumayabang at nawawalan na siya ng humility na tanggapin na tao lang din siya at hindi niya alam lahat. Pero dahil gumagamit ang Diyos ng mga mahina para ipahiya yung mga sobrang galing na, doon nila may experience na hindi nila talaga kaya lahat. Because lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Okay, so I hope na na-bless at na-inspire ka sa aking message ngayon. And if you want more tips and inspiration from me, punta ka lang sa website ko sa www.adrianmilag.net. At pakilike na rin aking page, Brother Adrian Milag. At visit my YouTube channel. Click subscribe and click the bell button para lagi updated sa mga vlog na gagawin ko. So this has been Adrian Milag. I'm praying for you always. God bless you more abundantly.